kagat. Greedy siya, hypocrisy. But pero mas malala ang ginawa ni Shapira. That's right. Nag-conform siya, sabi niya din, nag-compromise. Nag-compromise kasi you know, each one of us has the ability to say no. Hindi ibig sabihin, porque sinabi ng asawa mo, susundin mo agad. Kailangan, you know, we have to evaluate if that is something that the Lord wants us to do. Let's do that verse 7. Sabi ka nun, about 3 hours later, 3 hours. Magkatapos mamatay ni Ananias, 3 hours, hindi ko alam kung bakit nauna si Ananias. Siguro, mayroon pinamamasyad pa si, o baka namamalingki pa, di ba? O naglalaba pa. Kasi nga, under the, basta nun, siguro sabi niya na, maglaba ka muna dyan. So, after 3 hours, sumunod. Nag-church din si Shapira. Nag-church din. Sabi ka nun, about 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Oh, wala siyang kamalay-malay. Tigbak na malay ang asawa niya. Peter asked her, tell me. Sabi niya nun. So, binigyan siya ng chance. May chance siya to correct herself. Sabi niya nun, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Sabi niya nun, totoo ba na yan? Opo, totoo. Yan yung pinagkabenta namin. And then sabi niya, yes, she said, that is the price. Nag-compromise na rin si Shapira. And then Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, sabi niya nga nun, the feet of the men who buried your husband are at the door and they will carry you too. And they will carry you out also. Ano nangyari kay Shapira? Right there and there. Verse 10, sabi, at that moment she fell down at his feet and died. Then the young man came in and finding her dead, carried her out and buried her aside beside her husband. And then, ito ang pinaka-importante. Great fear seized the whole church and all who heard about this event. You know what? I think this is what is lacking in our church right now. Nagkukulang na tayo ng takot sa Panginoon. Diba? Yung parang ang inisip natin, ah, okay lang naman kasi ang Lord, gracious naman yan. Diba? Maintindihan ako ng Lord. Diba? Ah, kung, I mean, Lord, you know, siguro yung ibibigay ko sa inyo, kalahati na lang nila. Diba? Maintindihan naman ako ng Lord. Yung sometimes we present ourselves as if that we are super holy, but in reality, we are failing. We are failing. And ang nakalulungkot, it's okay kung humble tayo eh. Okay kung inaamin natin, Lord, talagang insufficient ako sa standard mo. Pero sometimes we present ourselves na parang everything is okay. Na parang sometimes we are presenting ourselves, ah, okay lang naman ang Christian life ko eh. I have nothing to worry about. Really? Wala kayong problema? You know? Tingnan natin, you know? Anong problema ni Shapira? She compromised. Diba? And great fear seized the whole church and all who heard about this event. Yun ang kailangan natin ngayon. So, si Shapira at si Ananias namatay. And what lesson can we learn here? You know, the reason. Sabi nga natin kanina, ang tanong natin, sabi natin ganun, ano yung tanong natin? Why did God would let Shapira and Ananias die? Diba? Bakit hayaan ng Lord yun? And this is the reason. God's reason for bringing about the death of Ananias and Shapira involves three things. Number one is his adherence to sin. Sabi sa Revelation 2:23, I don't have it here on the board, pero babasahin ko na lang. Sabi sa Revelation 2:23, all the churches will know that I am the one, or that I am he who searches hearts and mind, and I will repay each of you according to your deeds. Yun ang sabi ng Lord. Isa-search ko yung mga puso ninyo at yung mind ninyo, and I will pay you according to what you have done. Number two, the hypocrisy of the couple. Ito yung bagay na maintindihan natin kung bakit ginawa ng Panginoon yun. Were Ananias and Shapira saved? Let me ask you first. Yes. Saved ba sila? Yes. Nung namatay sila, are they saved? Yes. Yes, they are saved. Yes. They are believers, by the way. Ano ngayon? Eh, bakit namatay? Kung believers pala sila. Eh, Brother Adel, mga kapatid ng pala sila, mananampalataya pala sila. Bakit hinayaan ng Lord na mamatay yung mananampalataya?
Well, this is the answer. Sabi nga lang, we believe that they are believers. Their story told in the context of the actions of all believers. Sabi sa, di ba dun sa Acts 4:32, ang sabi doon, all the believers, so kasama sila doon. They knew of the Holy Spirit, and in Acts 5:3, they know the Holy Spirit. And Ananias' life could have been an earlier promise that he would give the whole amount of the sale to the Lord. Siguro yung previous, ano, yung bago sila binibenta yung kanilang property, siguro ang promise naman talaga nila is ibigay lahat. Yan, dahil nadaya sila ng kaaway or na, you know, natukso sila dun sa greediness. Kasi lahat naman tayo, kung mapalipak pa rin sa ating decision, maaaring yun ang dahilan. And lastly, the best evidence that they were children of God may not, may be that they received discipline. Diba sabi, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Not true sons and daughters at all. Yun ang sabi sa Corinthians 5:12. Pagka tunay tayong mga anak ng Diyos, dinidisiplina niya tayo. And this death is part of discipline. Okay? Kaya tingnan niyo yung mga katabi niya, baka i-disciplinahin biglayan ng Lord, di ba? And that is the, you know, para sa atin, we might look at it, it's the worst discipline, which is true because it's physical death, pero, you know, you have to understand na importante yung buhay natin. Okay? Actually, pinag-isipan ko din. Sabi ko nga kanina, what's the purpose of our life? Diba? Isa sa mga question natin. Listen to this. If your purpose in life is just to gain, you know, something for your own benefit, and then, you know, you are as if as dead. Kasi, di ba, anong ginawa ng Lord? Ang ginawa ng Lord, nakita niya si Shapira at si Ernest, wala nang silbi to sa akin eh. Pero they are my daughters and my son. Let me take you out na. Wala na kayong silbi sa mundo. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Inalaw na ng Lord na kuhanin ko na lang kayo kasi wala naman na kayong, hindi na kayo nagbibigay, nandadaya pa kayo, nagiging blockings pa kayo dun sa mga ibang tao. Maka-influence pa sila. So, kaya ang ginawa ng Lord. Kaya ang question ko is, if you yourself, you know, is no longer being utilized by the Lord, eh, questionin natin yung buhay natin. Diba? Why do we want to have a long life? Eh, bibigyan ka ng long life ng Lord kung gusto mo magpagamit sa Kanya. Pero kung ang purpose mo lang is just para magkamal-kamal para sa pansamilong benefits, then that's not what's God's purpose for us. Diba? You know what? Ano ba silent start? 3:25. Okay. I don't think I could finish it, pero siguro hatiin ko sa dalawa. Hatiin ko sa dalawa. Actually, konti na lang ng wala. 2 pages na lang. Tapusin ko na. Give me 10 minutes. So, beside Ananias and Sapphira, akala natin siguro sila lang yung namatay. Meron pang isa pang namatay. There is another one person who died when he attended the church. And this can be found in the book of Acts 2. Remember, Acts chapter 20, verse 7 to 9. Let's read. On the first day of the week, okay, first day of the week, which is Sunday. Diba? Sunday. First day of the week, it's a Sunday. So it's a Sunday service. On the first day of the week, we came together to break bread. Okay, nagbe-break sila ng bread. Ibig sabihin, mayroon Lord's Supper. Okay? Paul spoke up to the people, and because he intended to leave the next day, he kept on talking until midnight. Wow! Yung service nila extended hanggang midnight. Diba? Pwede mo lang din gawin. Mag-extend ako na pati takot siguro to. Listen to this ha, baka mamaya may mangyari. Sabi nga lang, sa verse 8, there were many lamps in the upstairs room where they were meeting. Nasa upstairs sila. Seated in a window was a young man named Eutychus, or si Eutychus, who was sinking into deep sleep as Paul talked on and on and on. So habang nagpipreach si Paul, okay, this time it's Paul, ang nagpipreach, ang nangyari kay Eutychus,
Dahil nga kaka, medyo mabahaba yung pag-preach niya noon. Ilan taong nakatulog? Dahil nga, when he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Siguro habang nagsiservice sila, no? Tapos biglang solemn na solemn, ayun, blah! May nahulog. Nahulog si Yutikus, namatay. He fell dead. Sabi ganon, so what can we learn? Ano yung element? Yung kanina, kung ang problema ni Ananias at saka ni Sapphira is because of greed, because of foolishness, because of hypocrisy, because of compromise, ano naman ang problema ni Yutikus? Ang problema ni Yutikus, listen to this. Baka mamaya kasi may biglang bumalag tayo niya. Makita niyo to. Ang problema ni Yutikus is that he is unfocused and not giving attention to what needs to be given. He has wrong priorities. Diba? Nakatulog siya. Siguro ka-overtime, kakamuskus ng kakamuskus. Siguro napagod. Diba? So, you know, it is really important to come to church prepared. Diba? We need to be prepared and we need to be rested. You know, kung halimbawa, meron na, kumbaga sana kung meron tayong sakit, maintindihan natin yun, okay? Kung meron na tayong kahinaan sa buhay, di ba? Maintindihan natin yun. Pero kung halimbawa, you are, you know, a prime of your stature, pero hindi ka prepared. Actually, it is not a matter of being lazy or not, but it's more of being prepared. You know, importante sa atin bilang mga Kristiyano, siguro, kunin natin yung application nito. Okay, last page na po ako. Ano ang importante sa atin? Maintindihan natin na si Tikus, kaya siya namatay because he is unfocused and he is not prepared. Nakatulog siya eh. Diba? Yung, siguro dahil sa dala ng pagod, diba? Hindi siya prepared. Ano ang gustong ituro sa atin ito? Ang gustong ituro sa atin siguro is when we come to church, we need to be prepared. Diba? It's not just simply, you know, minsan, nakalulungkot, marami sa atin. Sometimes we came to church late. Diba? It just simply shows na hindi tayo prepared. That's the easiest way to find out na hindi tayo prepared kasi late tayo eh. Well, of course, may mga exception, okay? Don't get me wrong. Paano kung talaga sobrang layo po nakatira? Diba? Or kaya naman, kung may sakit ka. Diba? One good example is sila Kuya Vic. I don't expect Kuya Vic kasi hirap na hirap na sila maglakad, di ba? Or kunyari, yung may kahinaanan, di ba? So, pero halimbawa, nasa kalakasan ka pa, tapos lagi ka